Good morning sa lahat. Tarabasa na tayo na ating libro, guys. Magandang balita, Biblia. Today is 11 July 2024. Nandito tayo sa aklat ng Ezekiel chapter 3. Pakisabayan ako ng basa para pare-pareho tayo dito matuto. Ezekiel chapter 3 verse 1, sinabi pa sa akin, kanin mo ang aklat na ito. Pagkatapos magpahayag ka sa sambahayan ni Israel. Verse 2, ngumanga ako upang kanin ang aklat. Verse 3, sinabi niya sa akin, kainin mo ito at magpakabusog ka. Kinain ko nga ang aklat sa aking panlasa. Ito'y kasintamis ng pulot-pukyutan. Verse 4, sinabi niya sa akin, Ezekiel, anak ng tao, pumunta ka sa sambahayan. Pumunta ka sa sambayan ng Israel at sabihin mo ang ipinapasabi ko sa iyo. Verse 5, ang pupuntahan mo ay ang sambayan ng Israel at hindi ibang bansang mahirap panawain ang salita. Verse 6, ang pupuntahan mo ay mga taong nakakaunawa sa mga sasabihin mo. Verse 7, ngunit hindi sila makikinig sa iyo pagkat ako mismo ay ayaw nilang pakinggan, matigas ang ulo nila. Verse 8, ngunit ikaw ang gagawin kong katapat nila, patigasin ko ang iyong kalooban tulad nila. Verse 9, patatagin kita tulad ng isang batong buhay. Huwag kang matakot sa mapanghimagsik na sambayan ng iyon. Verse 10, sinabi pa niya sa akin, pakinggan mong mabuti at tandaan itong sasabihin ko. Verse 11, pumunta ka sa mga kababayan mong dinalang bihag na tulad mo sa makinig sila at sa hindi sabihin mo ang ipinapasabi ko. Verse 12, ako'y itinaas ng Espiritu at narinig ko ang ugong na isang malakas na tinig na nagsasabi, purihin ang kaluwalhatian ni Yahweh, ang Panginoon ng kalangitan. Verse 13, at narinig ko ang pagaspas ng pakpak ng mga nilalang na buhay at ugong ng kanilang manggulong na parang ugong na ng malakas na lindol. Verse 14, naramdaman ko ang kapangyarihan ni Yahweh at nag-aalab ang galit ko habang ako'y inililipad ng Espiritu. Verse 15, at dumating ako sa Tel Aviv. Yan pala yung Tel Aviv dati. Verse 15, at dumating ako sa Tel Aviv sa baybay ng Ilog Kibar sa lugar ng mga dinalang bihag. 7 araw akong natigilan at hindi makapagsalita. Ang bantay ng Israel, Ezekiel chapter 3 verse 16, pagkaraan ng 7 araw, sinabi sa akin ni Yahweh. Verse 17, Ezekiel, anak ng tao, ginagawa kitang bantay ng bansang Israel, makinig ka sa aking sasabihin at bigyan mo sila ng babala. Verse 18, kapag sinabi kong tiyak na mamamatay ang mga taong masama at hindi mo sila binigyan ng babala upang sila makapagsisi, ang mga taong ang iyon ay mamamatay dahil sa kanilang kasalanan, ngunit pananagutan mo sa akin ang kanilang kamatayan. Verse 19, subalit kapag binigyan mo sila ng babala at hindi sila nagsisi sa kanilang kasamaan, mamamatay nga sila dahil sa kanilang mga kasamaan, ngunit hindi mo iyon pananagutan. Verse 20, kapag nagpakasama ang isang matuwid, ilalagay ko siya sa panganib, mawawala ng kabuluhan ang kabutihang ginawa niya nitong mawawala ng kabuluhan ang kabutihang ginawa niya noong una at mamamatay nga siya dahil sa kanyang kasalanan. Kapag hindi mo siya binigyan ng babala, pananagutan mo sa akin ang kanyang kamatayan. Verse 21, ngunit kapag binigyan mo ng babala ang mga taong matuwid at sila lumayo sa kasamaan, hindi sila mamamatay at wala kang pananagutan. Pansamantalang ginawang pipi si Ezekiel. Verse 22, hinawakan ako ni Yahweh at sinabi sa akin, tumayo ka, magpunta ka sa kapatagan at may sasabihin ako sa iyo. Verse 23, tumayo nga ako at nagpunta sa kapatagan. Pagdating doon, nakita ko ang kaluwalhatian ni Yahweh tulad ng nakita ko sa baybayan ng Ilog Kibar. Nagpatira pa ako sa lupa. Verse 24, ngunit nilukuban ako ng Espiritu, itinindig niya ako at sinabi sa akin, umuwi ka at magkulong sa iyong bahay. Verse 25, doon ay gagapusin ka upang hindi ka makasama sa iyong mga kababayan. Verse 26, ididikit ko ang dila mo sa iyong ngalangala para hindi mo mapagsabihan ang mapaghimagsik mong mga kababayan. Verse 27, at kung may gusto ako ipasabi sa iyo, muli kang makakapag
muli kang makapagsasalita. Kung magagayon, sasabihin mo sa kanilang ipasasabi ko. Kung gusto nilang makinig sa iyo, makinig sila. Kung ayaw nila, huwag, sapagkat sila'y tunay na mapanghimagsik na sambayanan. Tingnan ko yung chapter 4 ha. Kaya naman. Ang halimbawa ng pagkubkub sa Israel. Ezekiel chapter 4 verse 1, sinabi pa sa akin ng Diyos, Ezekiel, anak ng tao, kumuha ka ng tisa, ilagay mo iyon sa iyong harapan at iguhit mo roon ang lungsod ng Jerusalem, verse 2, upang ipakita ang isang ipagkubkub, paligiran mo ito ng muog at mga tanggulan at umangan ng malalaking trusong pambayo. Umangan ng malalaking trusong pambayo. Verse 3, kumuha ka ng platong bakal at ilagay mo na parang pader sa pagitan mo at lungsod. Huwag mo itong iwan ng tingin. Ito ay kukubkubin at ikaw ang kukubkub. Magiging palatandaan ito sa bansang Israel. Verse 4, pagkatapos mahiga ka ng nakatagilid sa kaliwa at ipapataw ko sa iyo ang bigat ng parusa sa Israel kung gaano katagal. Kung ipataw sa iyo ang parusa, ganon din ang pagpaparusa sa kanila. Verse 5, sa loob ng 390 araw, mananatili ka sa ganoong ayos. Bawat araw ay katumbas ng isang taon. Verse 6, pagkatapos bumiling ka sa kanan upang dalhin ang kaparusahan ng Juda sa loob ng 40 araw. Bawat araw ay katumbas ng isang taon. Verse 7, pagkatapos sumarap ka sa Jerusalem, iunat mong paharap doon ang iyong kamay na nakalilis ang manggas ng iyong baro at magpahayag ka laban sa lungsod na iyon. Verse 8, ngunit gagapusin kita hanggang hindi natatapos ang gagawin mong pagkubkub para hindi ka makabiling. Verse 9, ngayon kumuha ka ng trigo, sibada, bituelas, lintel, batad, at espelta. Paghalo-haloin mo ito sa isang sisidlan at lutuin ito ang kakanin mo sa loob ng 390 araw. Ito ang kakanin mo sa loob ng 390 araw habang ikaw ay nakahigang patagilid. Ano ba yan? Ang hirap naman ito. Imagine niyo guys. Ulitin ko yung verse 9 ha. Ngayon, kumuha ka ng trigo, sibada, bituela, lintel, batad, at espelta. Paghalo-haloin mo ito sa isang sisidlan at lutuin. Ito ang kakanin mo sa loob ng 390 araw habang ikaw ay nakahigang patagilid sa kaliwa. Talagang may posisyon pa guys. Ang hirap ng pinagagawa ni Father God. Verse 10, may takda ang pagkain mo araw-araw, isang bisis maghapon at mahigit sa isang kilo lamang araw-araw. So, isang bisis lang siya kakain sa buong maghapon. Verse 11, ulitin ko guys sa verse 10, may takda ang pagkain mo araw-araw, isang bisis maghapon at mahigit na isang kilo lamang araw-araw. Verse 11, may takda rin ang iyong pag-inom, isang bisis maghapon at halos isang litro lang sa isang araw. Oh, so paano yung 8 glasses of water guys kung para ka magiging healthy? Parang napaka-komplikado naman ito. Verse 12, magluto ka ng bibingkang sibada na dumi ng tao. Oh. Verse 12, magluto ka ng bibingkang sibada na dumi ng tao ang panggatong. Ano ba yan, Ama? Bakit ganito? Kanin mo nang nakikita ng mga tao. Kadiri talaga. Father God, ba't ganito naman ang utos mo sa kanya? Kanin mo, pasintabi sa mga kumakain guys. Kanin mo nang nakikita ng mga tao. Pero mo ang ipanggatong mo is yung dumi ng tao. Saan ka kukuha nun? Eh ngayon, naka-inodoro na tayo. Kanin mo nang nakikita ng mga tao. Verse 13, ganyan ang magiging... guys, ano ko lang yun, na-opinion ko lang yun. Kasi habang binabasa ko ito, nandidiri ako sa nababasa ko. Verse 13, ganyan ang magiging pagkain ng Israel saan kung man sila itapon. Ano ba yan?
Verse 14, sumagot ako, ngunit Panginoong Yahweh, alam mong hindi ako nagpapakarumi sa aking sarili mula sa aking pagkabata ay hindi ako tumikim ng anumang namatay ng kusa o nilapa ng hayop. Hindi rin ako tumikim ng anumang karumal-dumal na karne. Verse 15, sinabi niya sa akin, kung gayon, dumi ng baka ang igatong mo sa halip na dumi ng tao. Ayun, may ano naman pala guys eh, may replacement naman. Verse 15, sinabi niya sa akin, kung gayon, dumi ng baka ang igatong mo sa halip na dumi ng tao. Verse 16, at least yun guys, grass ang kinakain ng ano, ng baka. So medyo malinis pa ng kaunti yan. Okay, verse 15, sinabi niya sa akin, kung gayon, dumi ng baka ang igatong mo sa halip na dumi ng tao. Verse 16, sinabi pa niya sa akin, Ezekiel, anak ng tao, babawasan ko na ng kuna ang tinapay na kinakain araw-araw sa Jerusalem, tatakalin na nila ang kanilang kakanin at iinumin. Paghaharian na sila ng pangamba at kabalisahan. Ezekiel chapter 4 verse 17, gagawin ko ito sa kanila hanggang sa sila'y pagharian ng sindak, gayon sila pahihirapan dahil sa kanilang kasamaan. Guys, bukas na itong ano, chapter 5. Bye everyone, God bless.